Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libra. So take only what resonates kasi hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, kahit na lang ng subscribe button, notification bell, ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Okay? And kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Yeah, again, this is for Libra. Let's start your reading. Siya nga po pala. Kung gusto mo mapanood ako ng live, TikTok, Unicorn Princess Tarot, check mo ako dyan. At saka sa page natin, no, Manghuhula ng Kapalaran by Unicorn Princess Tarot sa Facebook. And also, Madam P Vlogs, dyan lang ako magla-live. So, kung gusto mo akong makatch out ng live, i-follow mo ako. Ayan, i-notify mo pag magla-live ako. So, let's start your reading. This is for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libras. Queen of Pentacles. Wow, this is a very beautiful card, by the way. And with a Page of Swords. Hindi ko alam, no? Yung iba sa inyo, mas lalo ka nagiging stable. How would I say this? Parang the more na mas nakakahiya or nahihiya yung feeling mo or yung ginagawa mo, the more na mas nagiging stable ka. Parang ganun. Bibigyan kita ng mga example. A couple of example kasi hindi ko alam kung anong situation mo eh. Yeah, the Hierophant is here, Taurus energy. I feel like yung iba sa inyo kung ang ginagawa mo has something to do with entertaining people. Nag-entertain ka ng mga tao or you're teaching a lot of people. Pero yung way mo ng pagtuturo or way mo ng pag-arte or maybe social media kind of thing ang ibig sabihin noon. So oo, nakakaya kasi nasa harapan ka ng maraming tao, maraming nakakita sa'yo. Pero, tinanggal mo yung hiya na yun. And I can see a lot of money because of that. I can see you being famous, by the way. Nakikita kita, nakikilala ka, nagiging tanyag ka. Because of that. O yung iba, ganito ang sitwasyon. Maybe, kinain mo yung pride mo, yung hiya mo. Nag-set up ka ng business. Or maybe nag-invest ka, pero yung perang ginamit mo ay galing sa kahihiyan or sa hiya, might be ikaw ay nangutang sa mga taong hindi mo naman masyadong kaklose. At nakikita natin nagbubunga kung ano man yung ginawa mo na yun. Na, oo, nakakaya siya sa una, but I can see you na nagkakaroon ng outcome itong mga ginagawa mo. Being more stable in the near future. So actually, ituloy mo lang. Maybe sa una, magdudulot ito na parang you feel like kawawa ka. See this? It's like a beggar. O parang pulube, no? Yung picture dito. So, it's like you might feel like kawawa ka. Or you might feel like, yung iba, pwedeng apektado rin yung finances mo kasi gumastos ka para dito sa bagay na ito. But with the Seven of Cups, I feel like huwag kang mag-alala. You don't need to worry. You do have the Chariot. Some of you, I can see buying cars, buying something in the near future. So, meron kang mabibili. So, yun nga, nakikita natin yung improvement. Kasi I feel like, out of the kahihiyan na yun, meron kang kikitain. So, I don't know. Hindi ko alam kung ano yung mismong sitwasyon mo ngayon. But, yung feeling na mas nakukuha natin dito is yung may kinalaman sa hiya. Pero huwag ka mahiya. Bakit? Kasi may pera eh. Alam mo, yung kapal lang mukha, minsan nagkakapera ka rin dahil dyan. Magkakapera ka dahil dyan. So, pabayaan mo lang yung mga sasabihin ng iba para sa'yo. So, what about your person? Ano yung mga nasa isip ng person? I know, sorry. Person. Main energy muna tayo ng person na kukonnect mo pagdating sa love. This person is... Some of you, wala kayong communication. The Page of Wands is here. Followed by the King of Swords. So, medyo mailap sa communication itong taong to. Lalo na with the Seven of Wands. Okay. Masakit. One of you, ito ang naging nakukuha natin. One of you, kaya naging mailap yung
yung communication dito is isa sa inyo, during those times na nagkaroon ng kayo ng communication in the past, nasaktan. That could be you or yung person mo. Pwedeng yung last communication or last connection ninyo na maganda is nagkaroon ng sakitan. Nine of Pentacles is here. This person is not telling about his success or her success, babae man or lalaki. Hindi niya sinasabi, but this person is gaining a lot of success right now. And Eight of Swords, so I can see a lot of blockage sa connection nito. So ayun na nga, wala masyadong communication, pero hindi niya lang sinasabi, nagiging mas okay na siya ngayon. Tell me about your thoughts, mga nasa isip niyo at emotions ninyo. Spirit guides, angel guys, mga nasa isip ninyo at emotion ninyo ng taong ito. For Libra, please. For Libra. Spirit guides, angel guides, for Libra. Summarizing Venus and Jupiter Libras. Nasa isip at emotion, you do have heard the Four of Swords. Sa ngayon, wala kang pakialam sa kanya. Maybe you're waiting na siya yung magawa ng movement dito with the Knight of Cups. Siya yung mag-offer, siya yung gumawa ng movement. Sa ngayon, wala kang pakialam at hindi ka para gumawa ng actions. Lalo na kung ikaw yung nasaktan. Ngayon taong to. So, ano yung mga nasa isip at emotions niya para sa'yo? Seven of Wands. The Tower and the Devil. Okay, sa ngayon, a lot of ending ang nangyayari sa inyo na person ito. You're dealing with someone who is a good manipulator. So, sa ngayon, sa totoo lang, siya yung mas nakikita natin nagmamanipula dito sa connection nito. Parang kung makikipag-communicate siya sa'yo, or kung magkakaroon ng communication, siya yung may hawak nun. Kung gagawa siya ng paraan para magkaroon ng communication. Na pag gumawa siya ng paraan, high chance na mabalik si communication. Pero hanggat hindi siya nagawa ng paraan, hindi mangyayari si communication. So, nasa sa kanya. Mm-mm. Regarding sa emosyon niya sa'yo, I feel like a lot of defensive energy. Ano yung dinindepensahan niya? King of Pentacles. For some of you, this is a twin flame connection. Five of Swords. I mean, I feel like dinidepensahan niya yung paggawa ng desisyon. Or might be you. I feel like this person is also guilty of something. Guilty. Nakamay ako ng diaper. Something to do with diaper. So, I don't know kung may katabi ka bang baby, someone na may diaper. What will happen in the near future for the both of you? What will happen in the near future for the both of you? For Libra, please. You do have your Three of Cups. The Magician. Clarify the Three of Cups and the Magician. Four of Pentacles. Four of Cups is here. The Death card. Page of Pentacles, the Wheel of the Year or Wheel of Fortune. Clarify the Wheel of the Fortune and the Death card, please. The Knight of Swords and the Ace of Wands. Oh, wow. I mean, hindi ko to na-expect eh. Hindi ko to na-expect. I mean, supposed to be, kanina, I can see celebration. Ito yung nakita ko. Nakita ko ng celebration in the future for you. I can see meeting, pakikipag-usap regarding dito, Four of Pentacles. This is Ipon. So, I can see someone here, and that is you, na makikipag-usap ka with maybe your friends, colleagues, regarding your Ipon, and might be with a magician, kung paano pagaganahin or mas pagagandahin pa ito. I can see development na naman pagdating sa career. Okay? I can see a lot of celebration. For some of you, may salo-salo.
na mangyayari. Wait lang guys, iinom lang ako ng tubig. Inom lang ako saglit. Okay. For some of you, ang eksena ganito. There's big change na mangyayari sa inyo ng person mo. This person is, I mean, isa siya sa makakausap mo in the near future. I can see a new beginning between the two of you. With the Ace of Wands, Ace of Swords, there's a new beginning. Big change ang mangyayari dito kasi nakita tayo ng malakihang movement mula dito sa person na ito. Okay, kumbaga kung ano yung katahimikan na ginagawa niya ngayon, biglang mababago yun. There's a total ending. Once na mag-move forward or gumawa ng action itong taong ito papunta sa'yo, tuloy-tuloy yun, the full. Okay? And can you see this? It's like an energy of a person na wala siyang pakialam kung mahuhulog siya. This is the edge of a building. And then there's a person na parang wala siyang pakialam kung mahuhulog siya. And that's the fall. This person is going to move forward. Patuloy ng papunta siya sa'yo. Wala siyang pakialam kung mahuhulog siya. Wala siyang pakialam kung mafo-fall siya or ano mong maramdaman niya. This person is going to make a movement, big movement in the near future to talk to you. Okay? Hindi siya nag-expect ng anything from you. Pero gagawa siya ng paraan para makausap ka niya. And I feel like there's a Page of Pentacles is here. It's like an offer or something na may kinalaman sa pera. This person is, I can also see gift. So, may pagre-regalo tayo nakikita dito. Anyway. Nakakita tayo ng malaking usap na mangyayari in the near future for the both of you. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.